Ito nga ang matutulong neto ni Gabe Vincent sa team ng Los Angeles Lakers next season. Pero bago yan, update muna tayo sa dalawang NBA player na nag-sign nga ng matinding extension ngayong araw. Sa panguna, Tarisa Liberton nag-sign ng potentially $260 million na contract extension for 5 years sa Indiana Pacers. Napakalaki nga mga idol, kalibel na ng mga kontrata nila Bradley Beal at Nikola Jokic, mga superstar sa NBA. Pero itong batang player na si Haliburton, ganyan na rin ang kanyang kontrata. Ngayong papasok na nga siya sa 4th year niya sa NBA. At hindi lamang si Tyrese ang naka $200 million na extension. Pati na rin si Desmond Bane, mga idol, 5-year $207 million max contract extension ang natanggap niya. Mas malaki pa nga ito, mga idol, sa superstar teammate niya na si Ja Morant. $197 million lang yung kay Ja, mga idol. Pero kay Bane, $207 million. So congrats nga dito sa dalawang young player na ito, mga idol, na meron na nga silang 200 million na kontrata sa kanilang early NBA career. At alam niyo ba kung i-convert nga ang kontrata ni Haliburton sa Philippine Peso, mga idol, ay kikita nga siya ng 14.3 billion pesos in 5 years. So talaga namang congrats. Anyways, atin na nga ang pag-uusapan, mga idol, itong maitutulong ni Gabe Vincent sa team ng Los Angeles Lakers. Ang surprise player na si Nine ng team ng LA Lakers ngayon. At umpisaan nga natin yan, mga idol, sa eye test. Dahil kung napanood nyo naman na siguro itong si Gabe Vincent na itong nakaraang playoffs lang, ay talaga namang masasabi nyong legit na player nga ito. Makakatulong nga kahit sa biggest stage, hindi nga siya nawawala sa playoffs at nagka-come through para sa kanyang team. Sa ilang mga games nga ng Miami, mga idol, this playoffs, siya ang nagiging second best player behind Jimmy Butler o kaya naman behind Bam Adebayo. At pagdating naman sa kanyang offense, mga idol, ay legit na scorer ito ang si Gabe Vincent. Offensive weapon na ito para sa team ng Los Angeles Lakers. He can create his own shots, mga idol, off the dribble. At hindi lamang yan, dahil gaya niya rin gumawa ng plays. Playmaker din itong si Gabe Vincent, mga idol, at talaga namang maasahan na spacer ng team ng LA Lakers sa court nila next season. Dahil magaling nga rin sa catch and shoot itong ang player na ito. So overall, masasabi natin na full package na itong si Gabe Vincent as a scorer. Kaya niya, mga idol, gumawa ng kanyang sariling opensa at kaya niya ring tumulong na gumawa ng opensa. Pero hindi lamang yan ang maganda kay Gabe Vincent, mga idol, dahil naglalaro rin ito ng depensa. Ma-effort nga siya sa depensa, mga idol, at hindi agad-agad sumusuko. Hindi siya liability sa depensa, mga idol, kagaya nga ng mga player na kasing height niya lang or medyo maliit. Talaga namang maaasahan mo kahit papano itong ang si Gabe Vincent sa depensa. Kumbaga, mga idol, he can hold his own against nga sa mga NBA players. Hindi nga kagaya, mga idol, for example, lalamang si D'Angelo Russell laban sa Denver Nuggets na talaga namang naging liability nga siya sa depensa para sa team ng LA Lakers kahit nakita nga natin siyang ibangko ni Coach Darvin Ham. So yung bagay na yun, mga idol, ay hindi nga mangyayari kay Gabe Vincent dahil kahit papano ay maasahan mo nga siya sa depensa. So let's see na lang, mga idol, kung ano ang magiging role na itong bagong LA player, Gabe Vincent. Siya ba'y magiging starter kasama ni Austin Reeves or siya ngay magiging off the bench kagaya ng sa Miami Heat? Yan ang ating abangan.